unang nasawi sa vape sa Pinas, kumpirmado, sabi ng DOH. Kinumpirma ng Department of Health nitong Biyernes na nakapagtala na ang bansa ng isa at kauna-unahang kaso ng pagkamatay kaugnay sa e-cigarette o vape-associated lung injury. Sinabi ni DOH Assistant Secretary Albert Domingo sa isang media forum na ito ay ang kaso ng nasawing 22 anyos na lalaking inatake sa puso na naisugod sa emergency room noong 2023. Walang comorbidities ang lalaki na nagkaroon ng matinding pinsala sa baga na nauugnay sa kanyang pang-araw-araw na paggamit ng vape sa nakalimbas na 2 taon. Aniya, ang e-cigarettes at vaping ay nagpapataas sa panganib ng acute myocardial infarction at stroke. Batay ito sa pag-aaral na inilathala ng Respirology Case Reports Journal ng Asian Pacific Society of Respiratory ni Dr. Margarita Isabel Fernandez at ilan pang doktor ng Philippine General Hospital o PGH. DOH and PGH raises warning on vape as it cites first Filipino death, 22 anyos na namatay sa heart attack. Ang pinaka-striking na sa kasong ito, yung kanyang heart attack. Wala siyang risk factors maliban sa araw-araw siyang nagbe-vape for the past 2 years bago siya atakihin sa puso, ani Asik Domingo. Sana idokumentong history ang biktima ay dumanas ng 2 araw na pananakit ng dibdib matapos ang sports activity na nauugnay sa dyspnea, diaphoresis, diaphoresis at myalgia. Nauna rito ang 1 linggong pag-ubo, hemoptysis, lagnat at pagsusuka. 2 arteries sa kanyang puso ang nabarahan. Yung kanyang lungs merong consolidation, ibig sabihin nagdikit-dikit yung loob ng lungs niya, ani Domingo. Ayon pa sa pag-aaral, hindi umano naninigarilyo ng tobako, uminom ng alak o gumamit ng ilegal na droga at hindi pa tinamaan ng coronavirus disease 2019 o COVID-19. Ayon naman kay Dr. Riz Gonzalez ng Philippine Pediatric Society Tobacco and Nicotine Control Advocacy Group, ang nasabing kaso ay isa lamang sa 6 na naitalang EBALI cases nitong Mayo 2024. Ngayong taon, isa pang kaso ang naitala sa Alabang, Muntinlupa na 22 anyos din, subalit ito ay dati nang naninigarilyo bago lumipat sa vaping. Batay naman sa Global Youth Tobacco Survey, 14% o isa sa bawat 7 mag-aaral na may edad 13 hanggang 15 taon gulang ay gumagamit na ng e-cigarette araw-araw. Iginiit ng DOH na dapat ay itaas ang legal age sa pagkonsumo ng vape at sigarilyo sa pamamagitan ng pag-amyenda sa vape law at pagsasabatas ng tobacco illicit trade bill na sumusunod sa mga pamantayan ng World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control. Ayan yung nakakalungkot dyan dahil sa paninigarilyo o paggamit ng vape. Walang idudulot na maganda yan kahit kanino, bata man o matanda. Kaya dapat higpitan ng gobyerno ang batas tungkol sa e-cigarettes at yung tobacco. Talagang walang idudulot na masama yan. Kumbaga, damay-damay yan. Lalo na pag merong naninigarilyo sa loob ng bahay. Kawawa dyan ang mga bata na bukod sa nagkasakit at magkakasakit dahil sa paninigarilyo ay
pati kinabukasan ay masisira. Paglaki nila, mahihirapan silang maghanap ng trabaho o mahihirapan pumasok at makakita ng papasukan trabaho dahil nagkaroon sila ng sakit sa baga. Lalo na pag gusto nilang mag-apply sa abroad, mahigpit ang medical. Kaya dapat ang gobyerno gumawa at umaksyon sa lalong madaling panahon para higpitan ang mga batas na yan.